Kapatid, atin itong pag-usapan mga kapatid, itong patungkol sa fallacy of wrong thinking. Una, yun-discuss na natin yung fallacy of half-truth. It's a fallacy of presenting one half-truth while neglecting or ignoring the other half of the truth by hiding such other facts. Dapat wala tayong i-hide mga kapatid para hindi tayo ma-fall sa fallacy of tanghali pala. Magandang tanghali sa inyo. Fallacy of half-truth. So ngayon, ating i-discuss ito, ang fallacy of inverted logic. Sa salita lang, inverted. Okay? So, fallacy of inverted logic. Mabasahin natin yung kahulugan niya. Dahil magagamit natin ito sa mga dialogue natin at sa mga tanong natin sa politika. Dahil yung mga sagot ng iba ay fallacy of inverted logic. So, is the fallacy of accusing the other party. Ano itong fallacy? Fallacy of accusing the other party out of baseless or distorted facts. So, highlight ha. Baseless and distorted facts, which in reality is your own violation and error. So, kung merong nag-accuse sa akin, no? Instead, mag-focus sa akin, no, gagawin ko yung mga pikitaan ko ng butas yung nag-question sa akin. Using baseless logic and distorted facts. Example, merong nag-accuse sa atin na si Father Darwin daw ay yumayaman. Nag-question tayo sa transparency and accountability to the public funds. So it is the great example of fallacy of inverted logic. Fallacious po yan. Hindi naman ako contractor sa isang project na yan. Di ba? No. Yan po ang best example sa fallacy of inverted logic. Sasabihin ng mga example nito ay sasabihin ng mga pastor, si Father Darwin ay lasinggo dahil uminom siya ng isang basong beer. Uminom siya ng isang butilyang beer. Yan po ay fallacy of inverted logic. Dahil kapag iinom ka ng isang butilya, iinom ka ng isang baso, it doesn't follow. It is a baseless facts. Distorted facts. Totoo naman na uminom tayo ng kaunti. Pero it is a distorted presentation to discredit my name. So, yan po ang nangyari, mga kapatid. So, yan po ang example is a fallacy accusing the other party out of baseless. Distorted facts. Meron akong narinig na si Father Darwin daw ay nagtudlo-tudlo so sa kapolitiko. It is a fallacy of inverted facts. It is a fallacy of inverted logic. Yan po is a fallacy of wrong thinking. Bakit wrong thinking? Hindi naman yan totoo. Okay. Ano pa yung base... Which in reality, in their own violation and error. Bakit ginagawa nila ang distorted and inverted logic? Dahil meron silang error. Meron silang tinatago. Meron silang violation. Ayun po. So, ma-apply natin, no? Hindi lang sa real life, but ma-apply natin sa ating mga dialogue sa iba't ibang pastor. So, sasabihin nila na ang simbahang Katoliko ay hindi tatag ni Kristo. It is an inverted logic. Fallacy of wrong thinking. Fallacy of inverted logic. Dahil, hindi naman totoo yun. No. At mag-present sila ng mga aklat. Just imagine, kukuha ng aklat pero hindi ipatuloy. The purpose kasi manira lang. It's a nonsense accusation. Okay.
Sorry, Mangoy Vlog. Totoo yan. The purpose of this is to destroy your reputation. That's the behind of this fallacy. Okay? And then, meron ditong my avoiding the fallacy, recognizing inverse conclusion aren't logical equivalent. Kung na-recognize mo ba muna na yung rason mo ay inverse, yung conclusion mo inverse din, hindi yan equivalent sa, there's no logical equivalent for that. No, okay? So yun, ito po yung inaiwasan ng fallacy na ito. Demand additional evidence, no? Parang recognize inverse conclusion aren't logical equivalent. So, para ma-avoid natin itong fallacy na ito, no? Demand additional evidence, no? So, yan po. So, anong gagawin natin? Demand more evidences. Para hindi tayo ma-fall sa fallacy of inverted logic. Good noon, Father, sa lahat po, si Romel Palma at si Juanito Alunan. Mayingod to, Father. At si Brother Romel Palma, magandang tanghali sa lahat, Father. Si Nancy Lorenzo, good noon, Father. Katotohanan ating pag-usapan, magandang tanghali. Si Mark Rowellan, mayong udto. Si Berna Craig, mayong tanghali. Magandang tanghali, Father. Si Priscilla, Father, sana makabisita ka dito sa amin. Saan ba yung inyo, kapatid? Okay, maraming nagko-comment sa atin. Maraming din nanonood dito sa ibang channel natin. Consider alternative explanations para hindi tayo ma-fall sa inverted logic or fallacy of wrong thinking. Let us ask more explanation. Okay? Let us demand alternative explanations. Pang-apat, evaluate arguments logically. Logically. Para hindi tayo ma-fall sa itong tinatawag na fallacy of inverted logic. Yan po ay apat po sa fallacy of wrong thinking. So, na-share ko na po sa inyo yung fallacy of half-truth and fallacy of inverted logic. Yan po ay nasa dalawang parte na tayo. So, part po yan sa fallacy of wrong thinking po. Si Rolando Sido, nanood sa atin ngayon. So, para ma-avoid natin, recognize inverse conclusion aren't logical. Yung inverse conclusion nila, it is not aren't equivalent to logical equivalent. Okay? Demand additional evidence. Show me more evidence. Consider alternative explanations. And the fourth one is evaluate arguments logically. Avoiding the fallacy. To avoid that fallacy. Okay? Okay? So, Fighty Maria, tatak sa FD with a humble heart po. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.